Tinalakay na balita sa DZRH kaninang alas 5:30 ng umaga, sikat po ngayon at pinag-uusapan ng isang pare dahil sa pagdadala at pag-iingat umano ito ng baril. Bukod dito, ayon sa isang news website, lihim ding nagdadala ng baril ang ilang pare sa lalawigan ng Laguna bilang proteksyon sa kanilang sarili sa sunod-sunod na pagpatay sa mga pare. Pero mariin naman itong tinutulan ng isang arsobispo kahit pa hindi ito umano ginagamit sa kasamaan ng mga pare. Kung bakit, kung sino, at kung sino ang arsobispong ito, alamin natin sa report ni Florante Rosales. Bagamat ilang pari na pinatay, tinututulan pa rin ng ilang arsobispo na armasan ng mga alagad na simbahang Katolika sa bansa. Mariing kinontra ni Caceres Archbishop Rolando Tria Tirona ang panukalang bigyan ng baril ang mga pari sa gitna ng sunod-sunod na pagpaslang sa kanilang hanay. Ginawa ni Archbishop Tirona ang pahayag sa gitna ng mungkahi ng ilang sektor na dapat armasan ang mga pari bilang proteksyon sa mga kriminal. Sinabi ni Archbishop Tirona, National Chairman ng CBCP NASA, Caritas Philippines, ang mga pari ay katulad ni Hesukristo na tagapagpalaganap ng kapayapaan at hindi ng karahasan. Ayon kay Tirona, grabe na ang peace and order situation ngayon na wala pang armas sa mga pari at mas lalala pa raw ito kung bibigyan sila ng mga baril. Maging si San Pablo Bishop Buenaventura Pamadico ay tutol sa panukala at hindi raw ito solusyon sa problema sa seguridad ng mga alagad na simbahang Katolika. Aminado naman ang obispo na may ilang pari sa Laguna na may bitbit na armas bilang proteksyon sa mga kampon ni Satanas. Sa panig ni Archbishop Romulo Valles ng Davao, ang pangulo ng CBCP, ibinasura niya ang idea na armasan ang mga pari ang kanilang sarili para sa kanilang kaligtasan. Giit ni Archbishop Valles, hindi baril ang sandata ng mga pari, kundi ang pananampalataya sa Diyos na handang harapin kahit ang kamatayan sa anumang paraan. Hindi na bago sa kasaysayan ng bansa ang pagpatay sa mga pari dahil ginarote noong panahon ng mga Kastila sina Father Gomez, Father Burgos at Father Zamora o mas kilala bilang Gombursa. Bukod kay Father Richmond Nilo ng Nueva Ecija, kabilang din sa pinatay sina Father Mark Anthony Ventura sa Gataran, Cagayan nitong April 29, 2018, Marcelito Paez noong December 4, 2017 at Pastor Lablito Quinones sa Oriental Mindoro noong December 4, 2017. Para sa DZRH Network News, Florante Rosales naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.